Ayan. Hello. Good evening, everyone. Ayan. So, ayan. Siguro nagulat kayo bakit biglang napunta tayo ng Wednesday evening. Dapat talaga nung Saturday to, but yun nga, sabi natin, due to unforeseen circumstances, na-postpone siya, but we are still very grateful that natuloy pa rin siya. Yung guest natin ngayon, he really made it possible pa rin na matuloy yung session natin na yun. So, yan. And before we start, ayan, mag-comment muna kayo sa ating sa ating live kung saan kayo nanonood ngayong gabi. And sa ating, actually now we have a total of 35 viewers kagad. Grabe. Like all across SFE, Six Figure Ecom page, Smart Mompreneur, and YouTube channel, and I think ganun din sa group ni Coach Kirk. And thank you guys for watching. Sobra. Ayan. Galing, Coach Kirk. Pag sinabi talaga Coach Kirk eh, jam-pack talaga yan eh. Hi, Alfred. Thank you for watching. And I hope marami ka matutunan today. Ayan. And yan, Coach Walter Rogan, thank you for watching. Yan, ang ating brand strategist. Yeah, I can hear you. Ayan. So yun guys, continue lang sa pag-comment kung taga saan kayo nanonood ngayon. And ayun, before we start nga, I know there's a lot of things happening now in the e-com world. Like siguro some of you are experiencing low traffic sa stores ninyo and nag-worry kayo bakit ang baba ng sales ko. So, yun nga, kakashare ko lang sa inyo, huwag kayo mag-alala because it's really lean season or off season. So, normal na nararanasan nating mga nagnenegosyo yan. Like what we always say nga, hindi naman araw-araw Pasko. But it doesn't mean na wala na tayo gagawin na, normal lang pala, na off-season lang pala. O sige, antayin ko na lang uli maging okay, tapos doon na lang ako uli may gagawin. Actually, hindi ganun. Hindi yun. Dapat ganun yung mindset natin. So, as what I've shared, na since lean season ngayon, this is the time na makapag-aral, magawa natin yung mga hindi natin nagagawa noong mga panahon na busy tayo. Diba? So, ito yung time na mag-aaral tayo, magre-research tayo ng products, magpaplano na tayo for the mga yung malakas na season. Yan, parating na yung burn months. Grabe, ilang months na lang. Burn month na ulit, di ba? So, dapat yan, napaplano mo na ano yung mga products na ibebenta mo. And since nabanggit na natin ngayon yan, very timely because itong session natin ngayon, isa to sa mga dapat talaga natin inaaral. Since sabi natin, di ba, kailangan magtipid, kahit o paano, because we all know that running ads might be very expensive for us, tapos, yun nga, medyo matumal. So, SEO, lagi ko yan sinishare, yung bakit sobrang nagustuhan ko yung SEO, and kung sino yung nagturo sa akin ito. And I am very grateful na pumayag siya na mag-share sa atin today. Ayan. And bago natin siya ipakilala, konting shout-out muna tayo uli. Ayan. So, si Dix, hello po. Miss MJ, hi. Ayan. Mary Jane, from Dubai. Wow. From Dubai. Anong oras na ngayon dyan, Mary Jane? You also have Jeremy. Pa-shout-out daw sa Muiko family. Ayan. Si Miss Bien. Yeah, enrollment season. Totoo yan. That's why sobrang naghahapit yung mga customers natin because they are also preparing for the upcoming school, diba, ng mga bata. So, yan. And, ayan, we have Miriam and Aquilina. Ayan. And we have a Facebook user from Bulacan. Ayan. We have Chedi and Nathaniel. Hello. Hello, guys. Thank you for watching. So, yan. Hindi ko na patatagalin pa because I know sobrang ganda nitong session na to and marami tayong matututunan. So, let me introduce to you the one and only na sobrang
maalam, 'di ba? Yung expert talaga pagdating sa search engine optimization or Google Ads, walang iba kundi si Coach Kirk Roldan. Ayan. Hi Coach, hi guys. So, thank you so much Coach sa ang gandang introduction na 'yon. I really appreciate it and thank you for inviting me here again. So, ang ganda sa pakiramdam nung every time ka makashare ng new knowledge, mga updates sa SEO and Google Ads. So guys, if you have any questions, just drop it sa comment section kasi sasagutin namin yan ni Coach Trixie. Yes, ayan. Sige Coach, sobra excited na din sila talaga. Alam mo Coach, meron tayong 76 viewers as of the moment. And hindi ko in-expect na ganitong oras, sobrang dami manonood sa atin. So, yeah, wag na natin itong patagalin pa. So, yan. So, Coach Kirk, may share siya sa ating slides. So, yan. Wait natin. So, okay, sige. Share screen. Mag-share lang ako ha. Pwede na ba, Coach? Mag-share? Yes, yes, Coach. Sige. Okay, sige. And while waiting for that, so guys, if you have any questions, ha, just drop the questions sa comment section. So, yan. Para sagutin natin yan later. Ayan. Ayan. Kita niyo na ba guys, screen ko? Wala and pa, Coach. Okay ba yung audio ko? Okay ba yung audio ko? Yo. Yes. Sobrang okay. Ayan. There you go. Okay na, okay na. Yes, Coach. Alright. Sige, let's start. Yay. Guys, ang ganda ng discussion natin tonight. Ang ganda ng topic natin tonight. So, sino-sino dito ang hindi pa alam si SEO or Search Engine Optimization? Okay lang yan, guys. Dahil ngayon, i-discuss ko naman sa inyo kung paano tayo makapag-generate ng traffic and sales sa store niyo. Okay? Now, magpakilala muna ako. So, I know marami sa inyo dito yung nakakilala na sa akin, but yung mga bago lang, gusto ko mong pakilala sa inyo. My name is Kirk Roldan, and I'm a coach. I'm a founder of Kirk Roldan SEO, the SEO movement, and the e-commerce movement.com. And I have been in this industry since 2011, and I'm helping business owners to increase their traffic and sales using SEO and Google Ads. So, fast forward, in 2016, bakit ako napunta sa e-commerce? Kasi nagkaroon ako ng client, okay? Nagkaroon ako ng e-commerce client. At nung time din na yon, I started to incorporate SEO to e-commerce. Then, amazed ako sa process. So, nung year din na yon, gumawa din ako ng sarili kong online store from scratch. And then, in 2016, hindi pa ako nakapag-focus that time kasi marami akong clients eh. So, 2017, I decided to focus and building my store. And then, nag-focus ako. So, I make it profitable until now. So, using SEO and binakapan ko siya ng Google Ads. So, later on, i-discuss ko din siya. And I was featured as well in Last Ride and Coach Rolo Brian Perez, Coach Nas Paraguya, Coach Bong Bibi, Coach Roel, Coach Joseph, Mary, and dito din kay Coach Trixie. And I'm also featured, I'm also the first Filipino hosted international in SEM Rush and SEO Mastery Summit Batch 2. So international yun guys. So wag na natin patagalin, let's start na. Gusto kong i-share sa inyo, i-present sa inyo kung ano yung mga strategy ko to generate organic traffic. Okay, using SEO. So more discussion natin dito is sa online store or having your own website or Shopify store or WordPress. So ayan. So again, if you have any question, guys, drop it sa comment section kasi me and Coach Trixie sasagutin namin 'yan, okay? So magsisimula tayo dito sa homepage and product page title. Okay, so homepage and product page title, these are the title tags. Okay, so title tags that is essentially specify how search engine read your website. Okay, so dapat meron tayong title either sa product or sa homepage. Okay, so
dito, kung makikita nyo sa left part, may nilagay akong title tag with benefit and then title tag without benefit. So, kung i-compare natin sila, guys, bakit, para sa inyo, ano yung mas maganda? Itong title with benefit or title without benefit? Kayo, guys, kayong mga nanonood sa akin ngayon, di ba? So, anong mas maganda? Di ba, siguro majority sa atin, yung sagot is itong title with benefit. Kasi yung mga tao, yung perspective sa mga tao, once they visit Google, once they visit website, yung makikita is yung title or yung title tags. So kung ganito lang yung title mo, low yung click-through rate niyan kasi wala siyang mga title or benefit which is free shipping ganyan. But dito hindi siya malulugi pa rin kasi Nike yan eh. But mas maganda maraming makiklik sa store mo pag meron kang benefit and then you will also add your keyword. Okay, so later on na yung keyword. And then, dito yung title, minimum lang to 50-70 characters. Bakit? Kasi kung more than 70 characters yung ilalagay mo sa store mo, hindi na siya makikita kasi napakataas. Okay? So hindi siya makikita ng tao. So dapat maximum of 70 characters lang. So 50 to 70 is fine. Ayan. Wag naman tong napakaikli. So, incorporate natin dito yung SEO optimization later on. So, yan yung sa homepage and title, product page title. Now, next is product description optimization. So, same lang na approach na gagawin natin sa title. Maglagay din tayo dito ng benefit and here are some example na magandang dapat natin ilagay. So, first, maglagay tayo ng compelling call to action. We also need to focus our keyword. We need to focus on our customer. Okay, not only sa product natin, but also sa customer din. Kasi we need to provide them value, yung mga taong nag-visit sa Google, yung makakita ng mga products natin. So kagaya ng nilagay ko dito, so sa product page, product description optimization, kung makita nyo dito guys, may inilagay akong keyword. So napaka-importante yung keyword na yan. Kasi nagra-rank siya sa Google. So we need to make sure na may keyword tayo. Okay? Before you do anything else here, guys, before you do anything else here, mag-keyword research muna kayo. But hindi ko na siya in-include yung keyword research kasi more discussion natin sa first yung mga optimization na gagawin. But later on, may keyword research tayo na gagawin sa last part. Okay, so lagay kayo ng keywords. Ayan. Kung ano yung product about, yan din yung sa description nyo ilagay. Let's say for example, nagpo-promote ka ng fitness supplement. Dapat related sa fitness supplement yung description mo. Huwag yung hindi related. Diba? So, use impressive product photos. Karamihan sa mga images namin sa Shopify, guys, is white yung background kasi mas stunning siya, mas nakikita siya sa mga tao. Okay? White yung background niya. Kahit ano naman ang image sa product niyo, basta yung white yung background. Okay? So, guys, nagtitiwala ba tayo sa mga products na hindi maayos ang pagkaka-picture? Di ba? Hindi. So, you know, photos help your customers from their first impression sa product mo. They can either attract or turn them away, di ba? So, you need to use well, high-quality image sa e-commerce product mo. Okay? And also, guys, there are 33.16% of customers see multiple photos of product before they buy it. Okay? Before they buy it, tumitingin muna sila sa mga product photos or images. So, dapat din maglagay kayo ng more 3 photos sa mga products nyo, wag lang yung dalawa. Kasi karamihan sa mga tao is tumitingin ng other images mo. So yan din yung isang strategy namin na ginagawa. Napakasimple lang, di ba? But siya, working. So next naman is optimize your e-commerce product page for mobile. So maraming mga sites ngayon na hindi mobile friendly. Guys, dapat mabilis yung site natin sa mobile and then dapat mobile optimize siya.
Kasi karamihan sa mga tao ngayon is online sila nagsha-shop, 'di ba? Tayo nga din eh, 'di ba? So I suggest na i-check muna natin yung product page natin kung mobile optimized ba siya o hindi. Okay? So bakit maganda kung mobile optimized yung product pages nyo? First is it improve the overall experience sa mga customers natin. Second, it can also help us, it can also help them buy anywhere or anytime. And then makakabilis din sila ng ano, pag-checkout sa store natin. Okay, kasi mobile friendly din. So kung makikita mo dito guys, ito yung bad which is not optimized kasi napakaliit ng buy now button eh. Kung makita nyo dito sa left part, which is good kasi napakalaki. So kung ikaw, 'di ba, mas mapipilitan ka talagang bumili, 'di ba? So ito naman. So detailed product information. Now, beyond product images, a great e-commerce product page dapat merong information or complete information sa product natin. Okay? And then it can convince them to buy. And guys, alam nyo ba merong ano, merong 88% shoppers gusto nila yung may detailed information dito kasi para hindi na sila magtatanong pa sa inyo. So, kung meron tayong information sa product natin, lagay-lagay natin lahat guys, okay? Para hindi na sila magtatanong pa. So, ano-ano ba yung dapat natin ilagay sa ano, product information natin? So, first we need to add important features and components, okay? Also the materials of the product, ayan. And also the maintenance instructions. We can also add sizes, dimensions, the brand, ayan. And also the price. So importante din siya. Lagay din natin yung title dito sa itaas, okay? But don't forget maglagay din tayo ng mga call to actions. Okay, so okay pa ba? Wala pang questions? So guys, add nyo lahat yung questions nyo. Sagutin namin yan lahat. Okay, pag-uusapan natin yan. Okay? Guys, sa mga nagtatanong, ano pala yung ginagamit ko dito? Yung ano, Shopify pala to guys, okay? So yung discussion natin tonight is all about Shopify or having your own e-commerce store. Yung meron kang own domain. Ayan, so... And then, ay sorry coach. Sorry coach, baka maano lang din sila. Actually yung mga binabanggit din naman ni Coach Kirk, if you are a Lazada seller or a Shopee seller, you can also apply it. Baka kasi ano sila na ay pang Shopify lang pala to. Hindi. So may guys, believe me, ma-apply niyo rin yan sa sarili niyong Lazada or Shopee store. Ayan, sige. Yes, applicable sila guys kasi even though yung difference lang ito is yung platform. Yeah. But the strategy, yung SEO nga din eh, pareho lang. So, yan. Add clear, call to action. So, another important factor na makakatulong sa mga customer is yung good call to action. Okay? So, maglagay tayo ng call to action sa ano, sa product natin. So, guys, if you want people to buy, you need to tell them to buy, di ba? That's why it is important to have a clear call to action. Na ipa-feel natin sa mga customers natin kung ano yung dapat nilang gagawin next, di ba? Kasi kung ganito lang, parang ano yung next kong gagawin, di ba? So, yan yung ipa-feel natin sa kanila, guys. Don't try any fancy call to action. Hindi siya importante sa e-commerce or even sa SEO. Okay? You can be direct with phrases such as add to cart, yung kagaya ng ganito, or buy now. Okay? So, use a color that makes your CTA button highly visible. Yung makikita talaga siya, guys. Okay? You can still apply this sa Lazada Shopee store nyo. Diba? And meron din tayong theme color. So, yung theme color nyo sa store nyo dapat isa lang. Okay? Wag yung I'm not saying isa lang yung color, but yung branding nyo, dapat ano, hindi napakarami yung colors. Okay, pangit din siya tingnan. Okay, so para sa akin dito, yung combination ko is green, white, and red.
okay? Black, green, and sa mga ano ko, sa mga fan, I mean mga call to action ko na mga ganito, only 15 left, yan, ginawa ko siyang red. But dito, yung combination ko is black, white, and green. Okay? Next naman is increased customers review. So, guys, product reviews and ratings build trust. And that trust increases conversions. They can clear any doubts sa product mo and help them make their purchase, di ba? Because guys, many shoppers prefer to seek advice from someone they know before they buy the product, di ba? Tama naman. So, merong 85% na consumers build trust dahil sa products. I mean, dahil sa reviews na makikita nila sa products. So, we need to, ano, pa-add talaga natin yung mga reviews sa mga taong ano bumibili. Okay, we need to follow up them with our reviews kung hindi sila nagre-review pa. Guys, pasensya na, hindi ako magaling magtagalog. Bisaya kasi ako eh. So, product page speed. Okay? So, the speed with your e-commerce product page is napaka-importante. Dapat mabilis siya, okay? It won't load more than 4 seconds. Bakit? Kasi nagba-bounce siya. Ibig sabihin nagba-bounce is umaalis sila. So, dapat mag-load yung product page natin, hindi more than that. Kasi ayaw nilang mag-antay. Okay? They bounce. They closed your store without checking your product description, without going to purchase. So, dapat mabilis yung mga product pages natin. Okay? So, we also need to display the return policy. So, your goal should be to remain as transparent sa mga customer natin. Okay? And a great way of doing this is by adding return policy. Okay? So, guys, your customers must know the steps kung ano yung next nilang gagawin after they purchase. Okay? So, dapat meron tayong return policy na ilalagay. So, dapat clear tayo sa return policy natin. Ayan. Now, ito naman yung hindi talaga ginagawa ng lahat. Okay? Sasabihin ko na lahat. Kasi, nung sinimulan kong i-incorporate si e-commerce SEO dito sa Pilipinas, wala talagang nagmi-maintain ng blog. Wala. Ito, you can apply this sa Lazada, Shopee, and Shopify, or any store. You need to maintain an active blog. Ito muna, sa mga Shopify owners dyan na nakikinig or sa mga previous students ko, guys, ganito ha, hindi, we need to add blog post kasi nag-e-commerce tayo eh. Wag yung goal natin is pagpunta nila sa store natin is mag-expect tayo na bibili sila. Ano ba yung tinitingnan mo? Gold? Di ba? So we need to provide them value. Paano tayo mag-provide value? If we need to add, let's say for example, blog or readable content na nagpo-promote, ay hindi lang promotion kasi sa blog natin, maglalagay tayo dito ng knowledge. We need to provide them knowledge. Let's say, for example, may binibenta tayong headset ganito. So doon sa headset na 'yon sa blog natin is we need to provide ano ba yung mga functions, maintenance, niyan yung hindi lang pure benefits and also promotion but kung paano siya gamitin, paano siya alagaan, ganyan. And then at the end sa blog natin, maglagay tayo ng if you want to purchase this product, click this link, ganyan papunta sa store natin. Okay, you can create this guys kahit wala kayong mga Lazada, kahit hindi niyo wala pa to sa Lazada honestly, 'di ba? Wala pa tong mga blog, but pwede ka namang gumawa externally kahit wala pa siya sa Lazada. You can create your own blog and then sa blog na 'yon is i-link mo sa sa Lazada. Okay, sa Lazada store mo. Okay, ganito guys ha. Meron akong blog na 50,000, bago lang mga 3 months, almost 4 months na, meron ng 30,000 visitors
every month pataas yung store na yon. So let's say for example, meron kang 30,000 organic busy store sa store mo, okay? And providing quality visitor, so organic without without spending ads. So mga tao doon nanonood, they watch, okay, they read your content there, and then pag nakita nila yung link papunta sa Lazada store mo, magki-click sila, bibili sila kasi nagpo-provide ka ng value sa kanila. So yung goal natin dito lang guys is hindi lang talaga tayo nagbebenta. Ganito yung ano sinasabi ko sa mga student ko. Wag lang tayo guys puro benta-benta kasi yung mga tao pag nagaganahan sila sa product mo is bibili sila. 'Di ba? Applicable to sa lahat. Okay, sa mga Shopify owners din naman, meron tayong blog section dun sa store natin. Okay? Add kayo ng blog post. So, I recommend 500 words pataas, not below that. And also guys, maraming pwedeng gagamitan ng blog. Okay, you can create blogs sa lahat ng store mo. 'Di ba? Let's say you can create general blog sa WordPress or Wix or kahit anong platform 'yan. Meron din naman mga free. So pwede kayong magsimula doon. So let's say meron kang 5 Lazada store. Gawan mo siya ng blog sa isang general na blog mo. Guys, hindi to vlogging na ano, blog posting to. So you need to start and maintain an active blog. So sa mga baguhan lang, you can create one blog posting per week. Okay? So kung wala ka pang writer, you need to hire your content writer. Usually yung rate dito is nung nagsisimula pa lang ako, $5 to $10 per 500 words. So enough na siya, guys. Okay? Bakit maganda mag-blog? Kasi blogging increases traffic. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, meron kaming 30,000 plus organic traffic or organic visitors sa blog post namin. And then, sa blog post na yon, meron kaming 50 plus content. Karamihan doon is pumupunta sa mga store namin kasi nagpo-provide kami ng value ng content sa kanila. Okay? And also, it can also build trust in your brand. Okay? Okay, number 2, link to other website from your blog. So, okay, dito guys, if for example, meron kang Shopify store. Okay? Let's say for example, meron kang Shopify store. Tapos let's say now that you have a blog na, and then every time na may ginagawa ka content, okay? Don't be scared to add links to other website. Okay? Mag-add ka din ng content sa ibang website. Ganito ha, ganito. Let's say sa Pilipinas tayo. Tapos gumawa tayo ng blog natin. Ililink din natin siya sa ibang blog. Tapos kakausapin natin yung mga blog owners na yon na, "Hey, nilagay kita sa blog ko. Pwede bang ilagay mo din yung blog ko sa blog mo?" 'Di ba? And for that, your content sa store mo, i-add mo sa blog post niya. So hindi ka lang na-add sa ano, hindi ka lang merong content sa blog mo, but meron ka na ding content sa other blog kasi nailalagay niya eh. 'Di ba? Parang exchange lang kayo ng post. Parang nag-exchange lang kayo ng post. 'Di ba? So how about, let's say for example, meron kang 10 blog owners na nakausap and then pumayag naman siya. So meron kang malaki yung opportunity mo na mag-increase yung organic traffic mo sa store. 'Di ba? So, ibig sabihin, let's say, sabihin mo, "Coach, baka hindi nila i-approve yung ano, yung content." I-approve 'yan, guys, kasi hindi naman promotion ng yung inilagay mo doon eh. Nagpo-promote ka naman ng value, hindi naman yung about sa product mo. I-anchor text mo lang siya. Okay? I-anchor text muna lang siya, meaning clickable. So once na may link doon, clickable sa product mo or sa Lazada store mo. Okay? You can do that. Okay? Ito. So manufacturer link building. Guys, puntahan natin yung mga manufacturer site natin. I-check natin and see if they have an area where pwede tayong maglagay ng link. Okay?
check natin 'yon or mag-ask tayo sa mga manufacturer natin. Let's say meron silang website, meron silang blog. Ask natin kung pwede ba akong maglagay din ng link sa blog mo. Kasi guys, yung mga manufacturer site, malalaking store 'yan, 'di ba? Malalaking business sila. Maraming pumupunta sa site nila or sa page nila or sa blog nila. So pag na-feature yung store natin doon, may mga taong magki-click doon eh, 'di ba? So it's still a good source of traffic, 'di ba? Without paying for advertisement. 'Di ba? So if they have a showcase action, we can also provide them or we can also submit our entry or our content. And also, kung gusto mo namang i-career na itong SEO, okay? So, itong manufacturer distributor sites have high targeted traffic and high domain authority. So, yung mga high traffic and high domain authority, yan yung isa sa kagandahan sa SEO. Pag malaki na yung authority ng store na napaglilingkan mo. Kasi, mapapasa din siya sa sayo. Magkaka-benefit ka rin sa store mo. Okay? So, itong influencer marketing naman. So, ito yung ginagamit namin. Napakatagal na sa international nagsisimula ito. Ngayon, meron na din dito sa Pilipinas. Okay? So, influencer marketing effectively helps you increase brand awareness and website traffic too. So, you should start looking for influencers through social media. And dito titingnan mo yung mga maraming followers and also nag-engage. Huwag yung maraming ang followers pero hindi nag-engage. Paano sila magko-convert into sales kung hindi nag-engage yung mga followers na yan? Diba? And also, it's very important to connect with influencers na related sa niche natin. Because you would want to make sure that the traffic you're getting from the store or from that influencer will convert. Pag hindi sila ka-niche mo, pag hindi sila kapareho mo, baka yung iba hindi din nagwo-work, di ba? Let's say yung product mo is related sa basketball, nagbebenta ka ng basketball shoes or bola. Tapos yung kakausapin mong influencer, napakalayo, di ba? So baka hindi sila bibili. Diba? So dapat mas malapit sa niche mo or niche related talaga yung influencer na kukunin mo. So before you start doing influencer marketing, guys, you need to determine how it would fit into your overall marketing strategy. And also you need to have a clear objective. So yan, you can start from there. Okay? So lastly naman, you can send products to your influencers and ask for reviews. So magkaiba to sila, guys, influencer marketing and then itong influencer send products to your influencer and ask for a review. Let's say for example, mas makakatipid ka kasi dito eh, kasi bibigyan mo lang yung influencer na yan and then mag-ask ka ng reviews, di ba? Whereas dito, meron talaga kayong mga contracts na pagsasignan. Let's say rate niya is 100,000 per promotion or per 15 days na pagpo-promote. Whereas dito mas makakatipid ka kasi binibigyan mo lang sila ng product and then kapalit niyan is mag-ask ka ng reviews. Let's say yung influencer na yan merong 100,000 let's say 1 million followers, 'di ba? So pagpo-post niyan sa profile niya, check, malaki din yung makukuha mong traffic dyan. Okay? So, yeah, I guess dito muna tayo. So, I believe meron kayong questions for me, guys. So, titingnan ko lang dito, Coach. Yeah, sige, Coach. Actually, sabi pala ni Aquilina na watch na doon yung course mo about SEO. But it's more on Shopify store optimization. Yeah.
Yun nga madalas. Thank you for that, Kilina. Si Coach Trixie na yung bahala sa Lazada. Ayan. Oh, yun. Pero yun, ito lang last, ano, di ba, Coach, nagkaroon ka kasi ng course na about local, ano, di ba? Yun at nabanggit mo yung Lazada and Shopee. Ang dami ko din talaga natutunan doon. So, tama. Ayan. Thank you, Coach Kirk. Grabe. I think marami. You know, yun pala. Guys, kaya ako in-invite talaga si Coach Kirk dito. It's because naniniwala kasi ako na sa mundo ng e-commerce, SEO, Google Ads, yung mga copywriting, ganyan, they are the underrated courses or skills sa mundo ng e-commerce na bihira yung talagang nag-explore or nag-aaral about sa ganitong mga topics. Kaya, ang laki nung nami-miss natin, yung, ano eh, parang kung alam ko lang yan, di sana, baka sakali tumaas yung sales ko. Parang ganun ba yung ano ko, nung nalaman ko ngayon what's SEO. So, kaya sobrang, I really encourage you guys to really study, alamin nyo talaga. And, sobrang bihira, Coach. Ngayon nga eh, sa Lazada group, meron doon ano, nag-post about SEO lang din ginagamit niya. Tapos mababasa mo sa comments, ano yung SEO? Ano yun? Ganon-ganon. Kasi sabi ko, ay sobrang timely naman ito. Sabi ko, nood ka po ng webinar namin today. So, sana nanood sila para yan. And, ayun, eto po sabi ni Alfred, saan po ba mas maganda mag-open ng shop? Shopee or Lazada daw? Ayan, kasi ano, Alfred, to be honest, ngayon pa lang ako nagbibuild ng Shopee store. I've been selling with Lazada for almost 6 years na. So, I will be biased if sabihin kong Lazada, diba? Oo. So, I think depende. Ngayon ko pa lang talaga inaaral yung Shopee. But, alam mo, Coach, nung nag-build ako ng store, laba kami nanonood na taga Lazada. mas nadalian ako mag-list, Coach, ng items sa Shopee. Pero meron doon ano, description. And tingin ko doon kailangan ko ng mga keywords, but I think Shopee's more on hashtags eh. Pero parang keyword ano na din kasi yun eh, 'di ba? Keywords na rin yun. So, it's very important na alam mo yung mga tamang hashtags or keywords kapag gumagawa ka ng description. Kaya, thankful ako talaga na naaral ko yung SEO din. Tsaka may iba't iba pang tools. So, very important. So, yun. So, Alfred, I think dito, you really need to study first yung item mo din, kung saan siya, and arali mo yung parehong platform, patingin ko, kung saan ka mas komportable magbenta. Parang ganun sa akin, Coach, eh. Kasi, sa akin din. Kasi dito nga, sa Mindanao, so kung may drop-off din dito, siguro naglalasada ako dito, hindi nagdra-drop shipping. Whereas, kasi wala akong choice eh. Wala akong choice. So, kaya dropshipping yung ginawa ko. Correct. So, yeah. So, nasa correct. Sa inyo din yan. Kung ano yung comfortable for you. Correct. Oh, ayun, may nag-agree. Wala daw kasing lorikit sa Shopee. Totoo yan. Totoo yan, Coach. Kasi yung lorikit, ay sorry, ano, medyo lumalayo lang tayo ng onte. Ah. Ma-share ko lang din since napag-usapan yung Shopee and Lazada. Sa Lazada kasi, yung 4 hours ko or more na ginugoogle sa lorikit, as in, nabawasan yun nung nag-open ako ng Shopee. Kasi wala akong ginagawan lorikit, yung image, description lang talaga. Tapos, yun, dun na lang siguro ako nagbuhos ng time. Pero sobrang natapyasan talaga yung hours of working sa store. So, yun, depende eh. Depende talaga. So, yan. Ayun. So, Coach, ito, sabi ni Sean, buti na lang nakapag-online daw siya. Si Sir Kirk pala ang speaker ngayon. Yan. Thank you, bro, Sean. Thank you. So, yun. And ito kasing SEO, maganda to siya kasi kahit anong platform ka, let's say, naga-Amazon.
eBay. May SEO din yan eh. Lazada, Shopee. Meron, yes. Meron nga ang Facebook SEO, pero limited lang yung pwede mong magawa sa Facebook page SEO. Mm-mm. Ayan. Siguro, Coach, habang wala silang questions, ako na lang muna magtatanong sa'yo. So, sige, Coach. Since, sige, Coach. While we are, sabi nila, ano ba yung SEO nga? And why SEO matters for e-commerce? Bakit kailangan pa yan, diba? So, ba kailangan pa ng SEO sa e-commerce? Okay, so why SEO matters for e-commerce? Because guys, we can generate traffic and sales without spending on any form of advertisement, di ba? Yan. Yan yung pinaka-simple. And once you are not paying for advertising, you cannot get any sales, di ba? But with SEO, once you properly optimize your site with SEO, with keywords, the traffic will stay there for long term or for ano, how many months, how many years. And then yung next mo na lang nang gagawin mo is you need to maintain. Maintenance na lang, yung gano'n na lang. Once na na-commit, once na na-achieve mo na yung traffic na yan and then result na yan, maintenance na lang. So yan din yung isa sa gusto ko. Whereas hindi lang siya instant result gaya ng advertisement. Yeah. Diba? But yung goal natin dito is for long term eh. Hindi tayo nag e-commerce business na yung goal lang natin is to make sales 1 month, di ba? 2 months, 3 months. But years and years from now, di ba? So yan din yung isa sa gusto namin ni Coach Trixie na huwag tayong magbenta ng budol items. Ayun na nga. Coach. Diba? Yes, yes. Oo. And siguro, Coach, add ko lang, yun, ang sobrang agree ako kay Coach Kirk because nung inaaral ko nga tong SEO, dun ko na ano na, ay pwede naman palang di nag-ads. I mean, nakakabenta ka naman pala basta alam mo yung mga dapat na keywords meron sa product title mo, sa description, ganyan. Kasi nga, siguro Coach, kasi takot talaga maglabas ng pera. Kasi like ko naman nadidinig, diba? But don't get me wrong, guys, yung mga sobrang expert dito sa Facebook ads. I am nothing against people running ads. Okay, that's very helpful. It's good if you're running ads sobrang successful. Pero paano naman yung sa mga katulad ko na kahit ano talagang gawin ko, sunog talaga, diba? So, I need to find another way how to, to advertise my product. And yun doon yung time na inaral ko nga si SEO. And marami naman na din nagbigay ng testimony that keywords and SEO really works. And isa na nga doon din yung isa kong ka-dropshipper din si Sheena. I'm not sure if she's watching right now. Sheena Pausal. She's been selling with dropshipping talaga. She's doing good. Keywords lang din. So, diba? Yun nga, tulad ng sabi ni Coach Kirk, it might not be as fast, the result may not be as fast as those who are running ads. Pero, pag na-optimize talaga yan, longer talaga siya, parang long-term result, diba? Long-term result yung ads. And makikita din siya sa Google. So, let's say for example, guys, naglalasada, nagsa-Shopee kayo. Once na na-optimize mo siya ng maayos, mag-rank ka din sa Google. Ganito ha, para mas maintindihan niyo yung process. So, hindi to about sa Lazada and Shopee, but pinag-uusapan natin yung other source of traffic natin, which is Google. So, kung na-optimize mo ng maayos yung Lazada and Shopee store mo, it will also place kay Google. Nag-rank ka din doon. Let's say, si Google, di ba, magkaiba na yung algorithm ni Lazada and Shopee. But, yung keyword na yon nag-rank ka sa first page kay Google sa Lazada, yung Lazada store mo, na merong 15,000 visitors every month. So, meron ka ding 15,000 visitor each month organically, ha? Organically. So, imagine ilang tao yung bibili sa store mo having 15,000 visitor. Diba? Okay. Guys, whether nag-paid ads tayo, whether nag-organic tayo, or any form of advertisement, yung goal natin dito is to increase our traffic. Traffic lang talaga, diba? So, yan. So, you can apply it, guys, talaga yung optimization, keywords,
pag-optimize sa mga lorikit nyo. So maganda yan, guys, para mag-rank din kayo sa Google. Try nyo i-search yung mga product keywords nyo sa Google. Kung nag-rank yan, kung may nag-rank doon na competitors nyo, baka yung, yan yung isa sa method nila, bakit sila nag-place or nag-rank doon. Or marami silang sales, di ba? Kasi nag-rank sila sa Google. Mm-mm. So, copy, check nyo yung mga ano nila, description, product titles, yan, you can apply that din. Ayan. So, Coach, may tanong lang si Ephraim. Ano, how do I know if my Lazada store is already well optimized? Or, siguring store niya, if well optimized na? I guess, Coach, ikaw yung mas better person na magsagot nito. Ayan. Yun, siguro, yung for Lazada store kasi, if malalaman naman pag well optimized na yan, if meron ka ng mga organic sales, meaning kahit na wala kang ginagawang advertisement, meron at meron papasok sa store mo na mga customers, nakaka-receive ka na ng mga orders na kahit di ka mag Facebook ads, ganyan. Diba? So, yun. Ay, yun naman yung ano talaga, malalaman mo kung optimized na yung store. And of course, yun, tumataas din yung visitors ng store mo, diba? Tumataas yung visits. So, yan. Ganun. Ganun mo malalaman. Tama ba? So, yan. Ayun. Ganun siya. Ganun. Meron kami mga students na kahit di na sila nag-ads, talagang meron lang sila mga organic orders. So, yun, doon ko masasabi na optimized na talaga siya. Ayan. Then, si Akilina, Coach, bukod po daw sa pagko-collaborate ng store link natin sa ibang blog owners, may ibang link building strategy po ba na pwede gamitin for Lazada or Shopee store? Okay. So, ito ha, ganito. So, si Lazada and Shopee ngayon, wala pang link building na hindi nakakatulong sa kanila. Pag meron kang link sa other, let's say, yung mga high authority site or mga high domain authority site, hindi nakakatulong yon. Yung makakatulong lang doon is yung kung, let's say, maraming visitor yung store na yon, may chance din na matatransfer yung visitor sa'yo. Kasi nga, maraming visitor siya, so napupunta din siya sa store mo pag nagpo-promote ka. Well, ngayon ha, wala pa kay Lazada ng Shopee, pero I don't know lang the future. Okay, so soon mag-link building na din sila. But maraming link building na pwede kong ilagay which is makakatulong siya to increase your Lazada Shopee store. Yung isang strategy ko is guest posting. So let's say dito sa Pilipinas, you need to outreach, you need to find guest post sites. Ibig sabihin niya may pagkapareho lang sila sa yung strategy ko kanina, which is yung link to other website. Ganyan. So you need to find those local site, and then you need to ask them to link your product sa kanila. Or you can also do local blogger outreach. Parang ganun lang, local blogger outreach. So you need to contact them and then ask them if okay lang ba na maglagay ako ng content sa website mo, papunta sa store. Website mo, or sa store, or Lazada store mo, ganyan. But yung content dito nagmamatter din. Kasi kung pure promotion yung, pag mababasa niya na pure promotion lang yung content, bakit ko yan i-approve, di ba? Magagawa na lang ako ng sarili kong store. Tama. Yes, so, mag-provide tayo ng value. So, let's say yung product mo, is yung flashlight, di ba? Yung gawa ka ng scene, explain mo yung about sa flashlight, ganon, mga important factors, ganyan. Mag-provide tayo ng learning sa mga viewers, then may mag-anchor text lang tayo or mag-hyperlink lang tayo ng let's say yung keyword, i-hyperlink natin kasi mag-rank din siya sa Google or mag-rank din siya, yun. And if makausap mo naman ng maayos yung blog owner na yan, if okay lang ba na mag-promote ako? So, mas better na ilagay mo na lang yung link mo instead you anchor text or you hyperlink them kasi mas makikita yung pure link talaga yung ilalagay mo sa store na yan. Sa store, I mean sa blog na yan. Mm-mm.
Tsaka coach, siguro ito nag-a-apply din yung sabi nga, sell with the benefits, not just the yun. Feature. Diba? Tama, so, tama. Huwag lang benta-benta nga talaga. Karamihan so, kasi sa mga, karamihan kasi sa ano ngayon is nagfo-focus lang tayo sa ano sa Lazada platform alone or nagfi-Facebook ads na yung iba, 'di ba? So guys, think tayo outside the box, think tayo outside sa Lazada and Shopee kung ano pa yung mga other way tayo na magkaka-traffic. Kasi organic pa rin 'yun eh. Nasasayang lang kasi hindi pa natin ginawa. Guys, sa international proven, marami nang gumagawa nito. Karamihan sa mga 2019 yung mga clients ko pa sa Amazon. Gumawa kami ng store, I mean gumawa kami ng blog, pinalaki namin yung traffic. Ngayon meron na, I don't know, but nung time, last time ako may update sa kanila, meron na silang 200,000 plus visitors wow. Every month. Visitors lang yan, pero imagine kung magkukonvert yan into sales, napakalaki yan, napakalaki yan. So, yes. Tapos, let's say sasabihin niyo marami pang gagawin. Wala kayong gagawin doon, guys. You need to publish content lang one time per week. Publish lang content, but you need to hire your content writer or kung gusto mong magsulat, pwede na 'yon kung Yes. So, 'yan. So, sabi ni Aquilina coach, I see. Okay, got it coach. Thank you daw po. Ayan. Thank you, Aquilina. Ayan, coach. Ito, medyo nakakatawa lang yung experience ni Chester. Sabi niya, siguro nasubukan niya na parang i-check yung sa mga competitors niya. So, expectation niya, shop niya yung may kita niya pag open ng Shopee app, pero competitor pala. So, ayan. So, ayan. Siguro, kailangan mo pang mas maging unique. Doon sa mga competitor stores mo. Ayan. Ayun. So, bago tayo sa next question, eto coach, meron lang eto. Eto laging tanong. Madalas, e-commerce keyword research. Paano daw ba mamimili talaga ng keywords? Paano ba? Ayan. Okay. So, guys, ganito ha. Lahat-lahat ng tinatype natin kay Google, kay Lazada, kay Shopee, lahat-lahat, kay either sa Facebook search, ganyan, tinatawag namin niyang keyword. Tinatawag namin siyang keyword. So, nagsisimula ang keyword sa seed keyword. Ibig sabihin niyan, pinakapunot dulo. Napaka, let's say for example, naghahanap ako ng fitness shop. So, yung fitness is yung seed keyword or fitness shop, ganyan. Or yung 1-2 word. So, nagsisimula kaming maghanap ng keyword using that. Diba? Init, kahit ano naman siguro yung hinahanap natin, mayroon naman sigurong root word, diba? Or seed keyword. So, nagsisimula kami dyan. And then, yung mayroon akong apat na strategy to do keyword research. Okay? So, commercial, informational, transactional, and navigational. So, sa commercial keyword, andun involved yung yung mga buy, mga taong naghahanap ng buy, deals, discount, free shipping. Let's say for example, free shipping of Jabra headset, ganito. Or buy Jabra headset or deals for Jabra headset, ganyan. Diba? Mm-hmm. Diba? Kung naghahanap tayo, kung bibili tayo, yan yung mga commercial. Okay? Second naman, yung informational. Ibig sabihin yan, naghahanap tayo ng information. Either kay Google, YouTube, lahat-lahat. Let's say, how to fix that, how to do this, di ba? Learn how to do that, ganyan. So, I know, familiar na tayo dito. Di ba? So, pag naghahanap ka ng information sa Google or kahit anong search engine pa yan, informational. Yan yung pangalawa. Yung transactional naman, okay? Si transactional is, may kino-compare kang dalawang product. Let's say versus, let's say, your Jabra headset versus my, Sony headset. Yung ganyan. Diba familiar tayo sa mga ganon? So, or best Jabra headset, top 10 Jabra headset, ganyan. So, may comparison on sa product mo. Yung pang-apat naman is, navigation. Yan yung navigational. So, usually, pag naghahanap tayo ng brand, mga branding, let's say,
kasi yung mga brand names, 'di ba, yung Nike, yung Sony, ganyan. So yan yung ano, navigational. So okay. Pag-choose naman ng keyword, okay? Pag-choose naman ng keyword is I use different tools. So naggumagamit ako ng mga tools to find keywords. Kasi nga kung tayo-tayo lang, eh we need to verify kung yung keyword na yan is may nagse-search ba. Kasi kung without having those tools, you cannot know na worth it pala yung keyword na yun gagamitin. Kasi baka walang nag-search ng keyword na yun, bakit ko siya gagamitin, di ba? So, dapat mayroong searches. So, yan how to yan yung ginagamit ko. And then, ginagamit ko yun din yung long-tail keyword. So, yung long-tail keyword is combination of three words and above. So, let's say, fitness supplement store. Oh, nagkiba, for example, naghanap ka ng fitness supplements na tindahan. So, fitness supplement store or fitness supplement store near me. Fitness supplement store in Manila, ganyan. So, three words and above, tinatawag namin siyang long-tail keywords. So, bakit maganda si long-tail keywords? Kasi si long-tail keywords is mas mabilis siyang mag-rank. Kahit kay Lazada and Shopee, mas mabilis siyang mag-rank kasi napakahaba niya. Wala masyadong gumagamit ng mga keyword na yon. Whereas, let's say, kung fitness supplements lang, medyo matatagalan ka dyan mag-rank. Kasi nga, sa karami-rami ng competition mo, let's say, sa Lazada and Shopee, kapareho kayong gumagamit ng keyword na yan, di ba? So, mas matagal ka rin mag-rank kasi magkukumpete ka pa sa kanila, di ba? Whereas, kung walang competition yung keyword mo, so, syempre, taangat ka agad. But, you need to make sure na yung keyword na yan is my searches. Kasi, para worth it naman yung ginagawa mo. Ayan. So, yan guys, talagang research, very important yan. And, Coach, kasi nabanggit mo naman na yung SEM Rush, diba? So, oo. So, i-demo ko din siya, guys, yung SEM Rush, kung paano siya gagamitin. Ayan. So, yun. Since si Coach Ambassador siya, tama ba yung word? Parang ambassador siya ng SEM Rush dito sa Pilipinas eh. So, very, very, helpful tool yung SEM Rush. Ayan. Tapos, Coach, eto. So, eto, Coach. Eto yung lagi kong pinaglalaban. Kasi, eto. What can you say about keyword staffing? So, lahat na nilagay na sa product title. Alam mo, ito lang pala, Coach. Ito yung nagustuhan ko kay Shopee. Kasi kay Shopee, limited, sobrang limited yung number of character doon sa product title. So, alam mo na hindi nila pinapromote ang keyword staffing talaga. So, ayan. So, what can you say about keyword staffing, Coach? For me, keyword staffing, yan yung mga unnecessarily words na hindi dapat andun pero nilagay mo, or yung mga repetitive words na andun sa title or sa description, which is for SEO it's not good. Okay, so wag tayong mag-add ng paulit-ulit kasi nga si Google ayaw niya yon, hindi niya gusto yung keyword staffing. Pag maraming kang words na pinaulit-ulit mo, lalo na yung mga keywords, yan yung nagka-keyword staffing ka. So, pinaparank down siya ni Google. Let's say kung meron kayong mga website, ganyan, pinaparank down siya. So, hindi ka niya inaangat yung store mo sa Google. So, dapat yan, wala kang keyword staffing. So, paano ba, Coach, wag mong paulit-ulitin yung keywords or yung mga words sa sa title mo or sa description mo. Kasi nga, hindi siya gusto ni Google. At the same time, hindi din siya gusto ng mga tao. Di ba? Kasi kung may mga paulit-ulit na words dyan, lalo na yung mga nakikita ko sa Lazada, yung mga store, karamihan, nakikita ko, hindi na mababasa. Basta na lang na mailagay yung mga keywords, ganun na. Yes, diba? Totoo. Totoo, Coach. Ayan. So, wag natin yung gawin, guys. Nagrarank naman yun eh, without doing it. Coach, may share ako. Hindi ko alam kung maririnig yung Coach. Nakikita niyo ba? Hindi ko alam kung maririnig yung audio. Pero ito yung like ko sinasample.
sa keyword stuffing. So, pakinggan nyo guys ha. Tingnan ko lang kung maririnig nyo din. Yana rib. Naririnig ba? Neutral, comfy, turnout, ah, there you go. Chopped up, and fat. I don't know why they make the title so long. All of the keywords to be like noted in the app. It's so weird. But anyway. Ulitin natin. Sorry. Last na. Para maano nyo lang uli ah. Ito sabi niya. Yana rib, knitted coordinates, pastel, neutral, comfy, turno, lounger, set, cropped up, and fun. I don't know why they make the title so long. Is it kind of all of the... Diba? So, yun na nga. Hindi nga alam why it's so long. Yun nga eh. Ayan. So keyword stuffing ano, diba? Yung tao na yon, 'di ba? Ayaw din niya nung mga ganun. So kagaya din siya ni Google, ayaw din siya ni Google. Kasi nga sa amin sa SEO kay Google search, ayaw niya ganun. Kasi para tayong tinitrick natin si Google, kasi before 2011, 12, 13 nag-work siya sa Google. Nagkakarang kapag ano, pinalagay mo yan. Kaya ni Google nilagay yung keyword stuffing kasi ayaw na yan ng ganun. Para kasi natin sila tinitrick eh. So, yep. Ganyan. Yeah, actually ngayon si YouTube din eh. Naglabas sila ng ano eh, na parang binago rin nila kasi masyadong inaabuso nga yung keywords and yung hashtags. So, nag-iba yung ano nila, algorithm din, or yung optimization ng mga videos. So, yan. So, guys, sa mga naniniwala na keyword stuffing can, you know, reach more sales or customers, actually, it will only hurt your stores then. So, be mindful of using keywords sa stores nyo. So, yan. And then, ito po. Ito actually nabanggit mo na to kanina, how reviews can improve your SEO. So, yan. Very important kasi, di ba, coach, ang mga reviews. But guys, again, be mindful of the review. It should be totoong reviews, okay? Mga gawa-gawang reviews nyo lang yan. So, huwag ganon. Lalo na sa mga startup, baka gawa-gawa lang. Oo. So, wag niyo pong gagawin yun. Okay. How reviews can improve your SEO? Marami. First, review can build trust. Guys, ganito ha. Dahil hindi nakikita ng mga customers physically yung mga produkto na binibenta natin online, di ba? So, hindi. Word of mouth and reviews can build trust sa kanila. Kasi hindi nila nakikita yung product natin. Kung unique ba yan, quality product ba yan. So, nagbibuild siya ng trust. Pangalawa, reviews increase click-through rate. Okay? So, click-through rate. Siyempre, pag may reviews ka, yung click-through rate, guys, yan yung nagkaka-increase ng click sa, nagkaka-increase ng rate sa store mo. So, pag may reviews tayo sa site, makikita din siya ni Google. Kasi si Google, trust reviews din. So, once may positive review tayo, may magki-click doon. Okay? And also, kay Lazada and Shopee din, maraming magki-click sa store mo pag marami kang reviews, di ba? So, nakaka-increase siya ng click-through rate. Third naman is nakaka-decrease siya ng bounce rate. Yung bounce rate is, sabi ko kanina, yung mga taong bumibisit sa store mo, either sa Lazada or Shopee, but kino-close din. Hindi nila pinoproceed. Yan yung tinatawag na bounce rate. Nagba-bounce sila. So, they close, they skip your store. So, pag makikita sila ng reviews is, nagugustuhan nila yung store mo. So, nakaka-decrease, naka-lower siya ng bounce rate. And this is also good with SEO. Yes. And actually, coach, kasi sa reviews din, di ba, dun tayo nakakaano ng mga pain points ng mga customers natin. Di ba, may mga negative. I mean, mga hindi naman din sobrang negative, pero meron lang silang parang, anong tawag sa ganun na review? Constructive feedback, di ba? So, it will help din sa store natin. So, yan. Tama. Ayan. So, from our audience naman, coach, may tanong siya si Ed. For example po, Amazon FBA,
I'm here in the Philippines, tapos gusto kong maging nasa top search ako sa US, Google search, possible rin po ba yon sa SEO? Yes, possible siya. Okay? I'm here in the Philippines, tapos gusto ko maging top search sa US. Possible siya. Pero ano, you do keyword research first. I suggest keyword research ka. Hanapin mo yung keyword na para sa iyo. Huwag yung ano, napaka-high na yung competition na keyword. Later on, mag-keyword research tayo, guys. Meron pa tayong, ano, mag-keyword research tayo, papakita ko sa inyo kung paano mag-keyword research ng maayos. So, yes, possible siya mag-keyword research. Possible siya mag-rank ka sa US. But you need to make sure yung, lalo na nagsisimula ka pa lang sa SEO, wala kang learning on how to, ano, on how to compete with top competitors, di ba? So, you need to focus with low competition. Kasi para ka mag-rank ng madali lang. Kasi kung you focus to high competition, baka matagalan ka. In the long run, baka mag-stop ka, di ba? Yes. So, focus ka sa low, and then pag na-achieve mo na yung low ranking na yan, achieve mo din yung yung mataas, di ba? Hanggang sa makuha mo na yung pinaka-mataas talaga. Kasi nga, meron ka ng knowledge, meron ka ng experience. Mas madali na lang makamit yung iba. Ayun. So, yan. Ed, I hope nasagot ni Coach Kirk yung question mo. And eto, next is, eto, nasagot na rin naman to kanina. Does images affect SEO? Eto pala, Coach, no? Sorry, may dagdag lang ang question dito. Kasi nabanggit mo kanina, dapat white background talagang ginagamit. Dati kasi, talaga si Lazada, white background lang talaga. Tapos parang now, they encourage yung lagyan ng konting mga design and all. So, do you think better pa rin talaga if white background na lang din? Yes, mas, ano, sa amin, Coach, mas better kung walang mga ganon. But sa Lazada, Shopee, di ba, mas maganda pag, ano, white background and din maglagay din tayo ng mga text sa kilid. Napaisip kasi ako ngayon kasi yung mga item ko, may mga ano sila, mga elements. So, sige nga, patry ko nga din. Try ko sa ibang SKU namin. Baka. Sige. I-test ko din yan. Test ko yan. So, yan guys. It affects, tama ba, Coach, yung images sa SEO? Does images affect SEO? Yes. Nakaka-apekto siya sa SEO yung mga images. Kasi, for example, lalo na nag-e-commerce tayo. So, malayo tayo sa mga visitors, sa mga buyers natin. So yung images lang nila, yung makikita nila as proof, di ba? Or yung reviews natin. So makaka-affect siya pag i-optimize natin yung images. So kami ino-optimize namin yung images before we uploaded sa store. Kasi nga we, lalo na sa mga Shopify, nag-rank siya sa ano, sa Google. Ganito guys, ha, images, hindi siya nababasa ni Google yung mga images, lalo na pag blank siya. Okay, so magse-share screen na lang ako para mas mag-gets nyo. Sige coach. Sige. So kita niyo ba screen ko, guys? Ayan. Okay, so dito, let's say fitness supplements. So punta ako dito sa images, di ba? Guys, kaya ito nag-show sa word na fitness supplements kasi nilagyan siya ng alt text. Kasi yan yung nilagay natin sa images. Okay? Pero si Google, hindi siya nakakabasa ng images. The only thing they can read is the image alt text, the optimization you add sa image na yan. Kasi kung hindi mo siya lagyan, hindi ka mailalagay dito sa ano, sa fitness supplements mo. Let's say kung mga image na to, nilagyan mo ng other words, dun din sa word na yon mag-appear. Hindi sa fitness supplements. Okay? So, bulag si Google, guys. Hindi sila nakakabasa ng images. Okay. Ayan. So, sabi ni Chester. Okay. Sorry. Chester, okay. So, nasa fitness industry ba client mo, Coach Kirk? So, wala na akong client ngayon. Isa na lang yung client ko. And wala din akong e-commerce client ngayon. Kasi nagpo-focus ako sa mga student ko since pagputok ng January.
So wala na akong ano, wala na akong client. Yung client na old ko na lang yung ano, hindi na din ako nagpapa-add muna for now kasi busy. Ang hindi ko na din need magka-client eh kasi ano, napaka time consuming. Yung oras mo ano, hindi na pwede. Mm-mm. Ayan. Nabuhay naman tayo before nang walang mga client. Wow. Ayan. And yun din, sobrang hands-on din talaga naman din si Coach Kirk. Kaya, ayan, sobrang, din ako, sobrang amazed din sa kanya. And yun, so guys, our images can affect our SEO. So, good, ano, kailangan maganda talaga images natin, hindi copy-paste lang. And guys, hindi yan inanakaw sa ibang original na seller, ah. So, ang dami biglang nangunguha ng mga photos. So, and ngayon, Coach, ito yung medyo problem kasi kapag nagre-report na kami, like sa Lazada and kay Shopee, hinihingan na ngayon ng IPO registration or trademark para masabi na sa'yo yun. So, ngayon, kung wala kang ganong mga documents, ang hirap na magpa-turn down ng mga photos na nakuha sa'yo. So, yan lang yung medyo mahigpit ngayon. Kaya, pag nakuha talaga yung pictures mo, good luck. Kaya guys, ano, wag kayo basta-basta na nangunguha. Pinaghirapan kasi yun eh. Gawa-gawa din, di ba? yun nga. Ngayon, tapos ang lupit pa, Coach, meron na yung watermark or store name, ha? Kinuha pa din. Basta naman yun. Tapos ano, hindi man lang tinanggal. Oo, hindi man lang tinanggal. Konting edit or crap man lang eh, no? Hindi talaga lang patawad eh. So, ayan. Ito, may question. Medyo, ito hindi ko lang na-gets, pero baka alam mo, Coach. SEO din po ba yung may binisit akong Lazada store? Tapos pag open ko ng YouTube, andun agad yung store ng Lazada. SEO parang din ganun. Yung... parang mga algorithm ba yun? nandun ka sa YouTube and then may naklik kang ads papunta sa Lazada? Or parang Coach, siguro halimbawa nagtitingin ako, tinitingnan ko yung store, halimbawa ni Disciple Brew. Tapos pagdating ko ng YouTube, biglang may nakita ako. Hindi naman ako nag-a-ads, pero may kita ko yung Lazada doon, tapos nandun yung store ko. Yan yung ano, yan yung tinatawag na remarketing. So once na ma-remarket mo siya, kagaya na lang yung pixel sa Facebook. So si pixel, yan yung reason bakit nakikita natin yung mga ads sa Facebook. Kasi nga, for example, na-visit mo siya kanina, or may ka-chat kang friend na sinabihan mo na, ay, usap tayo sa cellphone, ganun. Yung mga words na sinabi mo doon, mag-show sa Facebook feed, ganyan. Or pag may na-search ka naman sa Google, makikita din siya sa Facebook mo. So parang ganun din, pag mag-remarketing ka. Ayun, yes. So tama, sabi nga din ni Akali, remarketing po nila Lazada yun. Okay, yan, yun pala yun. Now I know. Kaya guys, kayo, kung ano yung madalas yung tinitingnan, ako, lilitaw at lilitaw yan sa kung nasan man kayo. Kaya ingat din kayo sa mga tinitingnan nyo lagi. Ayan, tapos. Sabi ni Akilina, Coach, may masuggest, ayan. May masuggest po ba kayong tools na mag-generate po ng good keyword depending on our niche? Ganun po. Okay, so mag-keyword research ako guys, papakita ko sa inyo yung ano para mas maintindihan nyo ha. Sige, share screen lang ulit ako. Grabe, okay. Wala yan sa usapan namin ni Coach Kirk, pero share niya guys ha. Galing ha, serte. Okay. So ano, sige dito. Magsisimula tayo kay Google. So si Google guys, this is a free tool, lahat tayo magagamit nito, di ba? So we can do keyword research here. Paano, 'di ba yung sinabi ko kanina seed keyword, 'di ba? So or yung mga root word, kahit anong ilagay natin dito guys, kahit wrong spelling 'yan, wrong grammar pa 'yan, keywords na din ito guys. Yung problem na lang dito ngayon is walang nagsi-search nito, 'di ba? So we need to make sure na may ano, may magse-search sa mga keywords na hanapin natin. So let's say ganito ako nag-keyword research guys. Let's say for example fitness products. Let's say wala akong idea kung ano yung fitness product na ibebenta ko. So I type fitness product here and then
click ko lang to. So kung makita mo dito, guys, may other drop down na kung nakikita, which is an indicator na pwede ko tong gagamitin din ng mga keyword na to. Okay? So yan, health and fitness product, new fitness product 2021, top selling fitness product. Yan. And then dito din sa ibaba. So kung makikita niyo to, 'di ba? Itong new fitness product 2021, top fitness product 2020, unique fitness product. You can also add this sa ano nyo, sa Lazada or sa Shopee store. But you need to make sure na meron ding yung mga nagsisearch ng product na to. Okay, kasi kung wala, di, bakit natin siya i-add? Okay, so ito yung first way ko on how to do keyword research. Second way naman, maraming free tools. You can use naman itong Google Ads. So si Google Ads, guys, hindi tayo dito mag-Google Ads muna, but we can go to ads.google.com. So ito yung demonstration ko sa yung nakaraang demo sa. So click nila pag nandito ka na sa ads.google.com, tools and settings. So click mo tong keyword planner. Ayan. So dito sa keyword planner na to, guys, dito ka mag-discover and new keywords. So wag itong get search volume dito sa discover new keyword. So, hindi mo pa alam yung keyword na yan, di ba? Or, I mean, hindi po mo pa alam kung ano yung keyword na ita-target mo. Dito, mag-keyword research ka. Let's say, whey protein. Gusto ko magbenta ng whey protein. Yan. You need to make sure na yung location na yan is kung ano yung ita-target mo, target market mo. Let's say, kung target market mo is Philippines, you need to make sure na Philippines ito. But kung United States yung target market mo, you need to make sure na target market mo is United States. And then, remove Philippines. So, pag andyan na siya, you need to save it. Then, you can get result. Dito, sinasuggestan tayo ni Google Keyword Tool para pwede, sinasuggestan tayo dito kung ano yung mga keyword na pwede natin gamitin sa store natin. Let's say dito, guys, kung makita mo. So, ito yung whey protein na hinahanap natin, di ba? So, yan, whey protein. So, si whey protein, meron siyang 110,000 average monthly searches. So, this is organic, guys. Imagine kung you can marang ka sa first page sa keyword na to. Imagine kung gaano kalaki yung average monthly searches per month. Ha? Per month. But, ito yung worst case. Not worst naman. Ito yung problem din kasi high. Meaning ng high is yung competition sa keyword na to. Meaning maraming nagko-compete. Okay, maraming nagko-compete sa keyword na to. Kaya 'wag yung mga root keywords or main keywords or yung mga primary keywords, 'wag mo yung ita-target na keyword. Mm-hmm. Yung ita-target mo is 3 words and more. Ano ba 'yan? Ayan yung long tail keywords. So, let's say for example ito, gold standard whey protein. So, kung i-compare natin siya, guys, the longer the word is, the lower the average monthly search volume. But hindi naman ibig sabihin maliit ang search volume na to. Kasi merong 22,000 pa rin, which is malaki. Di ba? Kasi hindi lang naman isa yung keyword mo. Is marami naman, di ba? You can add multiple keywords naman eh. So, yan. Ito din pwede ko itong kunin. Or yung kung nag-Google Ads ka, ito yung low range na babayaran mo. 33.22 peso. And then highest bid is 131. Sa keyword na to, which is whey protein. Kasi napakataas yung competition din. So, ayan. Let's say, for example, lalo na sa mga baguhan, guys, choose keyword na merong 3 words and above kasi mas, hindi siya competitive. Okay? Mm-hmm. Kasi maliit lang yung volume. So, ganyan. Oh, yung kanina. Saan ba yun? Let's say, ito din yung problem paggagamitin natin si Google, 'di ba? Si Google kanina find products. Kasi hindi natin makita yung volume, 'di ba? Yung mga free tool usually wala silang mga volume. Yung titingnan natin dito, guys, is yung volume, the volume and then the difficulty dito. Volume and then competition. Ah, hindi dito. So walang difficulty to. Ito si high. So average monthly search volume and then yung difficulty niya, if high ba or low. Okay, so yan yung tinitingnan namin. Okay, so let's say dito, wala kang makikita kasi free lang si Google. Okay,
But dito kay Google Keyword Planner, medyo makikita natin yung mga average monthly searches, competition, ayan. So, kung gusto mo itong gagamitin, kung meron kang whey protein na product, you can choose this. Click mo lang to, ayan. Or, hanap pa tayo ng iba, optimum whey protein. Ayan, maganda din to. Whey protein. So, pag meron ka ng keywords, yung next mo lang gagawin, pabayaan mo na to guys, itong dalawa. Top bid, ad impression, and then dito. Kasi hindi ka naman nag-Google Ads eh. SEO lang naman yung ginagawa mo. Okay? So, pag meron ka na, you can export this naman. Okay? Para meron kang sariling data. Or you can also, ano, add this as a negative keyword pag nag-Google Ads ka. So, yan. Ngayon, meron ka ng keyword. So, yung next mo gagawin is you need to optimize your product using this keyword. So, ganyan paggamit kay Google Keyword Planner. So, punta naman tayo ngayon kay Semrush. Okay? So, Semrush, guys, meron itong 14 days free trial. So, if you are interested to if you are interested to use Semrush, so meron tayong 14 days trial. I will share you the link later on. Then if you are not convinced or not decided to proceed, you can just cancel your subscription before 14 days para hindi kayo mag-bill. Okay? Yes. And sa mga student ko, meron din kaming Semrush. So magpo-provide ako sa kanila ng Semrush para sa But yes. Yung problema kasi dito pag i-share mo yung account is malalag out yung iba kasi once na ma-open sa other sa other PC na magkasabay kayo, na-log out yung isa. But kung hindi naman kayo magkasabay, okay lang. Mm-hmm. So, andiyan pag nakapag-sign up ka na using my link, you will have 14 days trial kasi walang 14 days trial dito pag nagsa-sign up ka. So, pag andito ka na sa ilalim, guys, okay, dito ka punta sa keyword research. Sa keyword research, you can click keyword overview or keyword magic tool. Yan. Dito, napaka-importante. Okay? Kasi nga, dito, diba dito, wala ka pang keyword volume, diba? And then, yung difficulty. So, titignan mo dito. Okay? Lahat ng mga product keyword ideas meron ka, lagay mo dito. Bakit? Para malaman mo kung may volume ba yan, may searches ba yan, gaano kalaki yung competition ng keyword na yan every month. Para malaman mo din, makagawa ka ng own strategy mo on how to compete your market, on how to compete the people using this product. So, dito, kung United States yung target mo, dapat naka-United States din to. But kung target market mo is Philippines din. Napaka-importante siya, guys. Kasi iba yung searches sa Philippines, iba yung searches sa Google. So, kung titingnan natin dito, ayan. So, fitness product. So, nasa 1,640,000,000 tayo. Diba? So, kung i-on ko tong VPN ko, naka-turn on siya, ayan. So, once na naka-turn on na siya, then refresh ko muna. So, kita nyo, guys, diba? Different yung result kasi nasa United States na ako. Okay. And then, yung makikita nating result dito, which is United States, then kasi nasa US na tayo. Wala na tayo sa Pilipinas. And then, yung result din, magkaiba. So, ito si Semrush, dapat na to, naka country na, kung ano yung target market mo. So, let's say, whey protein isolate. Ganyan. Lagay ko dito, analyze. Let's say, Philippines na lang muna. Analyze. So, lahat ng searches makikita natin dito is Philippines. Nasa Philippines lang. So, dito sa ibaba, kaya ako gusto Semrush kasi makikita ko lahat ng competition ko na gumagamit ng keyword na yan. So, dito, sila Healthline, yan, Medical News Today, Wikipedia, yan. So, whey protein isolate. So, meron lang 1,000 volume each month. Kung global naman, lahat ng countries, ito 95.8 volume. So, yan yung volume searches per month. Guys, itong pag pwede mo din dito titingnan yung mga keyword variation. Bakit importante si keyword variation? Kasi pwede mo siyang magamit sa products mo. As a product mo. Let's say,
yung product mo na whey proteins isolate, you can also find different product. Okay? Punta tayo sa Lazada, di ba? So, Lazada. Yeah. Grabe ka, coach. Walang ano, wala ka nang wala ka nang tinago, lahat na. Ay, nigay mo na. Guys, sobrang blessed tayo. Sobra. Kung yung dati kong webinar, yung webinar namin, naka US. Coach. tapos coach. Ayan. Yung unang webinar natin, Coach Kirk, hindi mo yan binigay. Pero ngayon, all out talaga, guys. Sobra. Kaya, sobrang thank you, Coach. Walang problema. So, let's say dito, mag-keyword research tayo. Let's say, health and beauty and bathing. So, let's say itong body wash. So, sa body wash, let's say meron tayong product na bleaching soap. So, marami pang tool. Meron din keyword Drago na ginagamit namin. But, si Simrush yung gagamitin natin for now, guys. So, bleaching soap. So, hindi natin alam yung result dito, di ba? Hindi natin alam yung competition dito. So, try ko siya dito i-add. So, change ko lang dito sa Philippines. Yan. So, 3,600 people. Diba? So, ang dami na niyan. Isa sa good thing na malaki yung volume dito, maganda din siyang gagamitin sa store mo. Either Shopify or Lazada and Shopee. Pag Pilipinas yung target market mo. Kasi nga, maliit lang yung nag-e-commerce SEO dito sa Pilipinas. Yeah. And the good thing is, malaki yung chances mo to rank sa Google or kay Lazada or either kay Shopee din. Okay? But guys, ganito yung isang method ha. Kung nagla-Lazada kayo or Shopee, tingin kayo ng mga keyword kung hindi nyo mahanap dito paglagay nyo ng dito yung mga makita natin sa drop-down dito. Mm-hmm. You can also check this one dito sa bleaching soup whitening. Sige natin, bleaching soup whitening. Usually chine-check ko siya. Okay? So pag ganito, maliit lang siya. So I will not use it dito kasi medyo maliit lang yung keyword. But itong bleaching soup talaga ito, let's say ganito. This is indicator for me na malaki yung maganda itong keyword na to na pwede kong magamit sa store ko. No. But you can still use naman bleaching soup whitening. You can rank that first and then rank ka din dito sa bleaching soup. So, yan. So, bleaching soup, guys. Ganyan ko siya tinitingnan. Hindi lang ako nagbe-base kay Lazada, but tinicheck ko din siya outside Lazada. So, yan. So, ganito na bleaching soup. Pag tingnan natin to sa Google, ayan. Tingnan nyo to guys, nasa si Shopee, ganyan. Beauty MNL, di ba? Facebook. Isa sa indicator, pag nagra-rank si Facebook sa Google, ibig sabihin yan, yung keyword na yan is hindi siya competitive. Mas madali kang mag-rank dito. Si Amazon, ayan, si Shopee, Facebook. Kasi guys, si Facebook, hindi siya nag-SEO. Si Shopee, okay, medyo kwan si Shopee. Pati ito si Beauty MNL, hindi sila nag-SEO guys, okay? Nagra-rank sila kasi yan yung nilagay nila, but hindi sila masyado nag-SEO. So, it's indicator for me na ang ganda tong keyword na to. Di ba? And hindi din siya highly competitive kasi nag-rank din ito, di ba? Yes. Magkakaroon ka pa ng idea na mukhang mabenta yung product na yun. Oo. Benta ko ka. You can also see their videos here. Let's say for example, gawa ka ng video. Ganito naman guys, kung gusto nyo iparang sa YouTube. YouTube naman. Let's say kung bleaching soup, yung gusto mong irang sa YouTube, di ba? Tapos, nasa Philippines yung market mo.
para mag-show din siya dito, itong mga may mga videos dito para mag-show din siya. So, i-add niyo tong bleaching soap nang maayos or i-optimize mo siya nang maayos sa title description and then yung mga tags, lagyan niyo siya. Huwag yung paulit-ulit guys nang nilalagay niyo sa Lazada and Shopee. Mm-hmm. So, yung normal lang, yung keyword, add niyo yung keyword, napaka-importante yung keyword. Okay? Mm-hmm. Galing, di ba, guys? Oh, keyword-keyword lang yan. Keyword lang yan, pero kasi sa di ba, dito tayo, di tayo nagbabayad ng ads. So, yeah, focus tayo sa keywords. Nandito, ano, nandito lahat. So, huwag kayong magja-jump. Let's say kung mag-SEO kayo, huwag kayong magja-jump na, ano, mag-expect kayo ng sales without knowing your niche, without having your keywords, tapos nagbibuild ko kayo ng store, di ba? So ako I go keyword competitor research. Chine-check ko yung competitors ko. Paano dito? Lagay lang ako ng keywords yung kanina, di ba? So paglagay ko ng keyword dito, makikita ko agad yung mga taong, yung mga store, yung mga pages na nagra-rank dito. Yep. So makikita ko sila and then from there click ko lang siya, makikita ko kung ano yung ginagawa nila. And then, from there, spy ko sila. Pag naspyan ko na sila, gawa ka ng keywords mo. Pwede mo din kakapihin yung mga keywords nila. So, ito yung keywords nila. Pwede mo itong kapihin sa store mo. Same lang sila sa Lazada, guys. Kukunin mo yung do competitor research. Puntahan nyo yung store nila. Check nyo kung ano yung ginagawa nila. Kapihin nyo yung mga keywords. And then, use it sa store mo. Di ba? As an advantage. So, ganyan. Ganyan lang ako na keyword research. Simple lang. So, ganyan. So, okay. Questions? Sobrang galing. Diba, guys? Ay, hindi ko in-expect na tuturo ni Coach Kirk yan, guys. Sobrang. Kala ko nga nasa program mo na ako, Coach. Yung nasa course mo na ako. Hindi naman to pang webinar level. Okay lang, okay lang. Ayan. But thank you, Coach Ab. And ito po, may question lang po dito. Yung Google Ads Keyword Planner, need po ba mag-sign up? Tama. Yes, you need to go to ads.google.com. But take note, guys, you need to sign up and then you need to add your billing. But don't worry kasi hindi naman siya magbibill kung hindi ka na Google Ads. Oo, tama. At dahil nabanggit mo yung Google Ads, sabi ni Sir Mark, kung ang Google, if si Lazada may order volume limit, si FB Ads may ad account ban, ano naman meron kay Google Ads? Very strict din po ba tulad ni Facebook? Okay, so since na-ask mo yan, bro, na itopic ko lang, napaka-kunting topic lang, Coach. Okay lang ba, Coach? Sige, si, Coach. Ano, sige. Si Google Ads. Sige, isi-share ko ulit yung screen ko. Baka hindi makapagtigil si Coach Kirk. Eh, kasi yun yung enrollan ko eh. Google Ads course niya. So, Coach. Okay, so kita niyo yung screen ko, guys. Okay na ba yung screen ko? Yes, Coach. Yes. Okay, so, what is Google Ads? Google Ads, isa siyang online advertising or online advertisement platform na pwede tayong mag-promote ng products, business, help sell our product or services, raise awareness, increase traffic to your website. As long as may landing page ka, either kay Lazada, Shopee, Facebook, pwede yan in Google Ads. Okay? Same lang kay Facebook, but dito, pwede tayo maka-advertise sa maraming ni Facebook partners. Okay? So, kung ipa-follow nyo yung mga guides ko, simple guides, you can also generate good sales. So, dito, isi-search ko lang ko siya sa Google. Si Google Ads. Sige, let's say dito, women clothes online. Ayan. So, kung makikita nyo dito, may ad, di ba, ad. Sila yung mga taong nag-Google Ads. Sila yung mga taong nag-Google Ads sa keyword na women clothes online sa Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas yung
IP natin or address natin. So, dito naman sa iba ba, ito yung SEO. Di ba? So, ito yung free, organic. And then dito si Google Ads. So, pinapaunan niya yung mga advertisement kasi nagbabayad sila kay Google. Okay? So, eto guys, imagine, si Facebook, para kang naglalakad sa highway tapos may makikita kang mga ads, di ba? Mm. Si Facebook and Instagram, sila ay napaka-busy and very distracting place for me. For me lang ha, may opinion. Free naman ako mag-share ng opinion ko. So, yung goal natin dito is to capture their attention, di ba? To capture their attention, para siyang billboard, di ba? So, let's say may billboard sa highway, and then makikita yung ads natin sa mga interest that we pick, di ba? Yan si Facebook Ads. Si Google Ads naman is magkaiba kasi siya ay storefront. So, kung mag-search tayo sa Google ng something, let's say, ganito, Women Clothing Philippines, dun makikita yung mga nag-ads. And from there, they will click our advertisement. Ini, ito. Bisaya ito. So, kaya lang, coach. So, dito, tinatarget natin yung keywords, okay? And yung mga tao lang magki-click sa link na to, sila lang yung mag-charge. So si Google guys, hindi siya mag-charge kung hindi mo yan i-click. Whereas kay Facebook Ads, magki-click, even though hindi ka nag-click, magbabayad ka, 'di ba? Yeah. As long as nasa ano ka sa audience na yan, 'di ba? So kaya ko siya gusto kasi libre tayong mag-ads. Doon lang tayo makakapagbayad pag may mag-click sa ads natin. Okay, so, yan. Now, ito naman, simpleng, why Google Ads? Bakit ko siya gusto? Para ma-diversify ang traffic. So, kung mag-rely tayo in one source of traffic, parang nilagay natin yung business natin into users. Guys, ganito ha, nag-SEO ako, but I also do Google Ads. Coach, ano, bakit ganyan? Ganito yung ginagawa ko, guys, okay? Honestly, ito yung ginagawa ko. Si SEO, alam natin na hindi siya instant. Hindi siya instant result. So, why I build my store from scratch, nag-SEO ako on page, ginawa ko lahat sa store, ganyan, ganyan. Tapos, wala akong result. Wala eh. And then, ayoko naman magtambay. Wala akong ginagawa. Yung ginagawa ko, nag-Google Ads ako in the short time. So, nag-Google Ads ako kasi para kumakapag-result instantly. And then, along the way, nagkaka-result na ako sa SEO. Kumikita na ako sa SEO, binabagsak ko si Google Ads. Pwede na hinto ako kay Google Ads. But you can still do both naman. Okay? So, si Google Ads and SEO, for me, is ano sila? Kasi si Google lang naman sila eh. Isang Google lang naman platform. Nakaka-benefit siya. So, kaya ko gusto silang pagsabayin. Ayan. But kung napakalaki na yung store mo, you can stop Google Ads. Organic, di ba? Mag-organic ka na lang. So, ganyan. Number two, scale up marketing effort outside Facebook or other social media ads. So, sino-sino dito yung palaging nasusunugan or hindi kaya palagi na ban yung BM? Diba? Hindi lang naman si Facebook and Instagram yung way to generate sales. Kaya gusto kong i-introduce sa inyo si Google Ads. Number three, have less competition in the Philippines market. Si Google Ads, konti pa lang yung gumagamit dito sa Pilipinas, lalo na sa e-commerce. Nakausap ko si Dave, brother ako, si Dave Acosta. Sabi niya dito sa akin, bro, di ba nag-Google Ads ka? Oo. Bro, sabi nung ano, may ludi sa Manila daw. Sana daw walang gumawa ng course ng Google Ads. Kasi once may gumawa daw, wala na daw yung mga sekreto. Sabi niya sa akin, ganun ba? Ganun. Oo, meron na daw, konti pa lang talaga daw yung nag-Google Ads. Kasi, kunti lang tayo dito, so walang competition masyado, lalo na sa e-commerce. Ayan. Number four, increase buyer intent. So, yung mga taong nag-search sa Google is targeted lahat sila. Okay? Which means, naghahanap sila ng item na yan. Let's say, naghahanap ka ng baby clothing. Diba? Baby clothing, nag-search ka dito sa Google. Baby clothing. Yung mga taong nag-search kay baby clothing, naghahanap talaga sila ng ads or naghanap talaga sila ng baby clothing, di ba? Kasi yep. Nagsesearch ka dito eh. So,
So kung andito yung ads mo, ibig sabihin yan is every time na click nila yan, so malaki yung chances na bibili sila kasi nga naghanap sila ng item na yan. 'Di ba? Whereas kay ano Facebook, makikita lang sa ano sa wall natin without knowing kung interested ba sila o hindi. So dito din guys, ito din siyang ano other campaign ng Google Ads. Tinatawag namin tong shopping campaign. So kung sa shopping campaign, makikita natin dito sa right corner, makita natin images, price, title, description. Then dito naman tinatawag namin tong Google Search Ads. So search, 'di ba? Nagse-search tayo. So search ads, then Google Shopping Ads. Limang campaign pwede mong gawin sa ano sa Google Ads. You can also advertise sa YouTube or other partners ni Google. Si Google merong 2 million plus partners na pwede kang makag-ads sa mga site na 'yon. So, malapit na tayo. next, less time consuming compared to Facebook ads. So, it's more about looking into data and improving product pages and need to have a good copy. Okay? So, maliit lang yung ano time na needed mo dito. Number 7, no need to create lots of creatives like videos and images. Kasi dito, si Google, ang gagawa, almost all the heavy lifting siya mismo. Number 8, si Google, meron siyang 5.6 billion searches every single day. So, meron siyang 3.8 million searches per minute. Imagine kung meron kang 10,000 searches a day sa product mo, ilan kaya ang bibili sa store mo, di ba? Mm-mm. So, number 9, you will have a dedicated support agent from Google. Guys, na-try ko si Facebook talaga, honestly. But, yung result ko, ay, hindi result, yung support ni Google is napaka-poor, di ba? Whereas dito kay, ano, kay Google, yung support nila is ikaw pa tatawagan nila. Sila pa talaga yung maghahabol sa'yo. Meron silang dedicated support na mag-handle sa'yo. Oh. I-handle ka nila. Meron coach, tatawagan ka nila kahit gabi, kahit umaga. Then start slow with a low daily budget. You can start 200 pesos a day like kay Facebook ads and then you can also scale. Okay, so yan guys, yan si Google Ads. So you can go naman to, hindi ko na siya i-demo kasi ano, in-explain ko lang si Google Ads. So punta lang kayo sa ano, ads.google.com. Nandito, sign up lang kayo ng account nyo, ganyan. Then, log in lang kayo, okay? So, ayan. So, guys, gusto ko palang i-introduce sa inyo si Google Ads. Kaya ko siya, ano, kaya ko siya in-explain sa inyo ngayon. So, coach, pwede lang ba mag-promote? Oh, naman, coach. Sure, ito, go guys, na, ano, go. Meron pala akong Google Ads course. So, sa mga hindi pa nakakalam ng Google Ads course ko, you can just go to kirkroldanseo.com/Google Ads course. And also, kung naghanap kayo ng SEO course, meron din ako previously. Yes. Later on, sa mga students ko, ibabundle ko yung e-commerce SEO plus itong Google Ads in one page dito. So, swerte yung ano, nag-enroll sa Google Ads kasi max din nila yung ano, yung SEO. So, punta lang kayo dito guys and then you can go here. This is also good for newbie. Newbie friendly siya, then step by step process. You can also get certificate after the course pag matapos niyo siya. Applicable siya sa Lazada, Shopee, any platform. Basta kay may landing page ka. Basta mayroong paglalandingan ng ads mo, pwede. So, maraming topic na included dito. Meron ding, 50 plus videos na yung nagawa ko. So, kaya, yung background ko guys, naka-green screen ako kasi nagre-recording ako kanina. So, merong 50 plus videos na included. From creating your store from scratch. Paggawa ng local or international dropshipping, payment setup, product research, and then yung Google Ads na discussion. So, total of, dito guys, pwede din siya magamit nyo sa pag-freelancer, pag-freelancing, pag-VVA. Pag meron kayong clients, you can also use this one. Or kung meron kang agency, you can also use this one. Yeah. And then, so, maraming bonuses na included dito.
Yung price pala ngayon is wala na siyang early bird. So, mm-mm, yung price nito is 11,000 lang yung norm, yung early bird promo. But ngayon, 15,000 na. So, ganito na lang. If merong mag-purchase within 24 hours dito sa live live call natin, so I can give you 11,000 na lang. Same sa early bird. Ipipm nyo lang ako. Okay, ppm nyo lang ako. So, yeah, that's it for now. So, if you have any questions sa Google Ads, just let me know. Yan, siguro. Yan, message nyo na lang si Coach Kirk. Sabihin nyo lang na napanood nyo siya sa Smart Mompreneur or sa SFE. Yan, para alam ni Coach kung saan nagaling kayo dito sa live natin. Or man, mag-comment lang kayo if you want. And guys, I can really vouch for Coach Kirk. Alam niyo naman yan, sobrang vocal ako. Wala pa tong Google Ads course niya na to. I've been sharing my journey with SEO, yung mga natutunan ko kay Coach Kirk. And sobrang ganda talaga ng result and effective talaga siya. And yun nga guys, kung ngayon webinar, hindi pa nga to, hindi nga to yung pinag-usapan, parang question and answer. Tapos nagturo siya, para sabi ko, wow, talagang over-delivered. So ano pa yung mismong course? Kaya excited din talaga ako dun sa Google Ads. Kasi, ayun nga, since alam na natin yung SEO, medyo i-level up natin ng onte, try natin yung ads ng Google naman. Diba? So yan. If you have any questions pa, so Coach, medyo papasadaan ko lang uli yung questions kanina ng mga natin. Nasagot naman to. May optimization din po ba ang Google Ads? Yes, meron din siyang optimization. So, after you create your ads, okay, yung first goal natin dito is mag-gather din tayo ng data. Parang si Facebook ads lang. Titingnan natin yung data, titingnan natin yung yung result ng ads, magte-testing din tayo dito. So pero coach, so yung mga go ahead coach. Sorry, sige go. Ikaw muna coach. Pag may idea ka na sa Facebook ads, so hindi ka na talaga mahirapan dito. Kasi pare-pareho lang sila. Mm-mm. Ayun. So coach, hindi naman mababan yung Google. Wala namang ganun sa Google Ads. Wala nababan na, limbawa. Meron din naman coach, meron din kahit siguro, merong policy, pero policy din, meron din silang policy, like kay Facebook Ads lang. Pero ako talaga, na-try ko din sa Facebook Ads eh. Hindi ko siya nagustuhan kasi kahit wala kang ginagawa, di ba, nababan ka lang. Whereas kay Google Ads, pag ipa-follow mo yung mga yung policy nila, okay, pag ipa-follow nyo yung policy nila, wala namang so far nangyari sa mga sa store ko. So, meron din silang policy but hindi sila strict compared kay Facebook Ads. Oo. So, hindi mo kailangan mag-create ng ad account or bumili ng mga Facebook pages, tama ba? Oo. Wala. Sige, ayan, nakaka-excite naman talaga 'yon. Ayan, and coach ito. You mean daw po ba images, file names yung nababasa ni SEO? So yung file name yan yung i-edit mo siya. Pag right-click mo yung image, you can add file names there. Pag upload mo naman sa store, malagay tawag dyan image alt text. So yung alt text, i-optimize mo din siya kagaya kay file name. So silang dalawa yung i-optimize mo. See, ayun. And then ito. May ilang store daw po kayo? Niche dropshipping or general store? Coach, ilang store po ba kayo? Niche dropshipping or general store? So guys, kung ako ang pipiliin nyo, huwag kayo sa general. So focus kayo sa sa niche store. Niche store talaga. Maraming purpose bakit kami nag-niche store. Kasi yung iba gusto nila general store para makapag-test ng products and then pag malaman nila kung paano yung dropshipping or e-commerce works, then nag-upgrade sila to have their own niche. But kami nag-dumidiretso agad kami sa niche store kasi marami yung benefit. Una na lang dyan is yung product mo is nasa one category lang siya. So magugustuhan din siya ni Google. For SEO purposes din, di ba? Maraming reason, di ba? Kukonek-konek lang sila.
So maraming way. So gusto ko is niche sa dropshipping. So included din to how to find your niche sa ano sa Google Ads. So dito kung paano kayo mag-niche research. So coach, ilan yung store po ba meron ako? So ngayon meron akong tatlo. Tatlo lang yung main store ko. Tatlo lang. Yung iba, meron akong test store, meron din akong one product store, ganyan. Yan. So, ayan. So, ayan, coach, sabi nila, sobrang golden naman ito. Thanks, coaches. Thank you, ayan. Thank you. So, di ka, kasi dito din kay Coach Trixie, malaki yung, ano, malaki din yung utang na loob ko sa kanya. Kasi, ano, hindi, coach, kasi yung community mo, yung impact mo kasi na ginawa dito sa ano sa atin dito sa community natin sa e-commerce malaki yung impact mo dito. So nung ini-interview mo ko last year, malaking tulong yun for me kasi parang inopen mo din sa lahat yung SEO with your own voice the way kung paano mo siya sinishare sa tao. So na-appreciate ko din, coach, yung ginawa mo for SEO. So, and for me as well. So, thank you, coach. Na-appreciate ko yun. Magwala so, uyan lang. Iyak ba? Umiyak pa. Iyak na naman. Ayan. But, yan. Oo, coach. Kasi, di ba, lagi naman tayo, kapag may magandang opportunity talaga, bakit hindi mo i-share para mas marami tayo ma-help talaga na tao? Kasi, yun nga eh, sobrang underrated ng SEO. Kung alam lang nila, coach. Alam lang talaga nila yung paano eh, di ba? Sobrang laking help talaga. Yun nga eh. Ayun. Yan, sabi ni Miss Fanny, sobrang generous. Sobra Miss Fanny, sobrang generous talaga ni Coach Kirk. Sobra, as in. Si Miss Fanny, nag-enroll to siya sa Google Ads. So, thank you. Yes. Sharing siya sa student namin sa SME. Yun. Sobrang ano din siya, believer ng SEO coach. Kaya, yan. Thank you. Ayan, and meron na lang tayo dalawang question, coach. So, pwede daw po ba i-ads yung branded items? Unlike kasi sa FB, hindi pwede. Ano, for that, yes, pwede siya i-add kay Google Ads. So, yan yung kagandahan. Ayun, naku, coach, baka marami na mag-Google Ads. Ayun lang talaga yon. Kapag marami na lumipat ng Google Ads talaga. So, I think you can try naman, guys. You can try naman. Not totally na lipat talaga kayo kasi kung karamihan din sa mga student ko, ginawa nila nag Facebook ads pa rin sila. Ayaw talaga nilang umalis, but yung ginawa nila is ano, tinatry din nila para meron na daw silang dalawang source of traffic. Tama. Mm-mm. Tsaka kung ano naman talaga yung mag-work sa iyo, coach, 'di ba? Kung ano yung most profitable sa iyo. So, ayun na. So, yan. And ito, which is better po? Shopify or AliDropshipping? Parang magkaiba sila. Magkaiba yan sila. So, so si Shopify, maganda si Shopify. Kasi, kay Shopify, andun na lahat eh. Let's say, kung i-compare natin si WordPress tsaka si Shopify or WordPress, Magento, Shopify or any other platform sa internet, kung nag-e-commerce ka, choose Shopify. Kasi built-in na yung ano, yung e-commerce functionalities na wala sa iba. Kasi let's say WordPress, i-configure pa, marami ka pang gagawin doon, which is napaka-techy. But kung hindi naman e-commerce, so pwede sa iba, maganda sa iba. But kung e-commerce talaga yung i-build mo, Shopify, mas madali lang. 1 hour, meron ka ng store na tapos mo na siya. So, napaka-friendly din. So, Shopify, you can start from there. Yes. Yan. So, ayan, guys. And yun, so, nabanggit naman na ni Coach Kirk, no, that he has an ongoing, enrollment for his Google Ads course. So, guys, I'm really inviting you to sign up and enroll, diba? Guys, hindi to promotion. Wala akong makukuha sa pag-promote. It's just that I really want you to learn and experience ko. Ano yung mga experience ko every time na
nag-attend ako ng courses ni Coach Kirk, and it's really amazing talaga. Yung matututunan mo doon, let's say yung 11K, sobrang mababawi mo agad yun kung i-apply mo yung matututunan. And ayun nga, sabi nga natin kanina, it's lean season. This is the perfect time for us to really study, upskill. Upskill tayo to learn more. Paano tayo, ayan, babawi kapag okay na uli yung season. So, isa to, SEO, Google Ads, aralin talaga natin. Ayan, so, ayan, agad-agad, may PM sent na si Mary Jane. So, yan, guys, message nyo lang si Coach Kirk. He's very responsive naman, talaga. Pero, guys, wag naman madaling araw. But you can message him anytime. Ayan. So, yun, Coach Kirk, bale, bago tayo matapos, siguro, message lang sa mga viewers natin na parang takot pa rin sila or parang nag-hesitate sila sa effectivity ng SEO or ng Google Ads. Yan. Okay, so kay SEO muna tayo. So, guys, for organic traffic, just do it na, just do it na kasi ngayon once na ginagawa mo siya in the long run magkaka-result ka rin yan, and then yung traffic na makukuha mo diyan is long term, believe me, kasi sa Lazada or Shopee bago pa lang sila when it comes to SEO compared kay Google na napakatagal na. So just optimize your store and long term makakakuha mo din yung result na needed mo. Okay, so yeah, just do it. Yan lang pinapayo ko sa iba na every time meron kayong makitang strategy, don't be afraid to apply it, lalo na itong organic or SEO. Kasi nga ginagawa ito din isa sa reason. So maraming Facebook ads ganyan, then pag hindi sila makapag-sale, they stop. Yeah. So, ginagawa nga natin yan sa Facebook ads. So, how about dito sa organic? Mm. Yung lesson ko nakukuha sa mga students ko before, nung hindi pa sila nag-SEO is, hindi sila nakakapag, kasi Facebook ads lang sila, hindi sila nakakapag-result instantly. And then, maraming ban, ganon. So, sinabihan ko sa kanila na mag-SEO kayo. So, finalo naman nila. And right now, they are generating good result and sales naman sa mga stores nila. So, ganyan. Just focus na lang kayo sa organic. And then sa Google Ads naman, so, try nyo siya, guys. Try nyo siya i-incorporate sa SEO nyo. Huwag nyo pa rin parabibiyaan yung SEO nyo. Yan. Yun. And guys, sabi, ito siguro coach, no, pat isa lang para mapatunayan ko rin sa kanila na ito yung brand ko na Disciple Brew. Nag-try na ako mag-ads pero I stop. Kasi nga, walang result. So sabi ko, I stop natin. Tapos, tirinay ko lang talaga keywords, diba? Tapos, na-share ko yun sa wall ko na nag-top 2. Yung gift box namin, tapos ito reason pasok sa top 10, guys, keywords lang yun kasi walang ads and all, so keywords lang talaga, and ayun, pasok sa top 10, parang Miss Universe. Wow, congrats. Yan, thank you Coach Kirk, sobra talaga, kaya I really want marami pang tao yung matutunan talaga to, diba? And yan, patience na talaga, trust the process eh. Paulit-ulit naman natin yan. So, ayan. Ayun lang, Coach. Thank you so much for today. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, guys, for watching. So, yes. I really appreciate it, Coach. So, Coach, meron pa tayong 81 viewers, hindi bumibitaw. 81, Coach. Grabe. Nakikipuyatan sila sa atin. So, all across yan, six-figure e-com, smart mompreneur, and YouTube. So, may 81 pa tayo. Galing! Thank you guys for watching. Sana madami kayo natutunan. Ayan, Coach. Thank you, guys. Thank you, Coach. Thank you. Good night. Good night, Coach. Thank you. Bye-bye. Bye, guys. God bless, Coach Kirk. Ayan. So, guys, thank you for watching. Thank you for joining us tonight. But of course, hindi naman tayo matatapos, diba? Nang hindi ko na-share sa inyo, yung, of course, word of the day natin.
And our word for today is that success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit. So, sabi rin ni Conrad Hilton. So, ayun. If we really want to be successful, we need to, ano din, to do our part. We need action, di ba? And wala talagang overnight success. Walang overnight success, guys. And don't be afraid to commit mistakes or to have failures because kasama yan sa recipe ng success. And doon tayo talaga matututo. So, of course, wala namang may gusto ng failure, walang gustong magkamali, pero yun nga, dun kasi tayo matututo talaga. And once na nag-fail ka or nagkaroon ka ng mistake, don't take it parang negatively, but instead, make it be an inspiration or motivation for you to keep moving forward, diba? And ayun, sabi naman din, syempre sa Bible, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, sakto to sa nararanasan natin ngayon na lean season, di ba? As long as you keep doing what is right sa business mo, tuloy-tuloy lang, hindi ka susuko, darating talaga yung time, yung reaping season naman natin. So, huwag kang bibitaw, kapit lang, gawin mo lang, tuloy-tuloy ka lang. So, ngayon, gawin mo, mag-aral ka, mag-research ka, 'di ba? Planuhin mo yung mga susunod na na strategy mo about your business. And ayun, darating din yung reaping season natin. So do not give up. Just don't quit. Okay? Tuloy-tuloy mo lang yan. Balik ka sa why mo. Bakit mo 'to ginagawa? What's your purpose? 'Di ba? Bakit mo ba gusto maging successful? Kasi if money lang yan, so, yun nga, if lagi tayo nakapokus sa money, ngayon, mahina yung benta, talagang mahinaan ka ng loob. But if you have a bigger purpose, diba? Like, gusto mo magkaroon na ang magandang life, yung anak mo, gusto mo ng ganito, ganyan. Then, or mas gusto po mo pang makatulong sa mas maraming tao. Then, the deeper why, your deepest why, then yun yung magkikip sa'yo moving toward your goal. Okay? And sabi ko nga ito lagi, keep praying. Keep praying kay God. Ano yung desire ng puso mo? Alam naman niya, nakita niya yan. And si God, magre-reward naman yan sa'yo sa tamang panahon kung karapat-dapat ka na dun sa blessing na yun. Alam niya yan. Kaya, pray ka lang. And surrender everything talaga. Pray for wisdom, for strength, and for protection sa businesses natin. And He will listen naman. And He will answer all our prayers. Yun, hindi naman sobrang para maging, you know, religious, di ba? But, yun talaga eh. San pa ba tayo kakapit sa tao? Parang hindi, di ba? Doon tayo sa source, sa nagbibigay sa atin ng lahat. And sa creator natin. Walang ibang pwede tayong kapitan ngayon and pagkatiwalaan kung hindi yung nagbigay ng lahat. And nakita naman natin, di ba, in a snap, kaya niya yan alisin lahat eh. So, we cannot take all the credits talaga ng ano yung nangyayari sa atin kung ano man yung meron ka ngayon. You cannot take all the credits, di ba? So, yan. Yan lang guys. Sa mga napanghinaan ng loob na, ala, ang baba ng sales ko, bumagsak yung ganito, ganyan. Guys, normal yan sa mga nagne-negosyo. Bumagsak lang yung sales mo. Hindi ka pa nagsasara totally. Paano pa yung mga nagsara na yung businesses, diba? So, ano lang, tuloy-tuloy lang and aralin mo ano nangyayari, diba? So, yan. Tuloy-tuloy lang tayo. And yeah, guys, thank you for watching tonight. And actually, I'm not really expecting that a lot of you will watch because, yun nga, it's a Wednesday, tapos gabi. But thank you for joining us. And I really hope that we learned a lot today, tonight. And sobrang thankful ko talaga din kay Coach Kirk. Amazing that he shared a lot, diba? Kasi dapat Q&A lang talaga, pero hindi ko in-expect na mag-share pa siya ng mga slides. Tapos mag-sample-sample pa siya. So, yan.
And ayun, if you have any questions pa, you can message him sa page niya. Join kayo sa page ni Coach Kirk. Sobrang dami doon pwede matutunan. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching and have a great night. Good night and to God be all the glory. God bless everyone. Bye!